Yun mga kasuligod, flowering season na naman ng ating mga abokado. Nakikita nyo yan, papakita ko sa inyo mamaya. Sa atin. Ayun yung ating mga abokado. So, ano ba ang mga lessons na dapat ating tandaan at bakit nahuhulog itong mga bulaklak ng ating abokado? At paano natin mapapatuloy? At ano ba, mayroon ba tayong pwedeng i-spray? Ganyan. Base sa aking konting experience pa lang sa abokado, kasi hindi pa naman ako sobrang tagal dito sa daigdig, no? Konti pa lang, pero enough na rin para magsalita at mag-comment at magbigay ng mga suggestion sa paano ba nangyayari ang pagkalaglag ng ating abokado at ano ba ang nangyayari, bakit hindi minsan nabubuo. Unang tanong, bakit nalalaglag? Maraming dahilan ng pagkalaglag. Unang-una dyan yung panahon, weather. Kasi usually namumulaklak ito sa panahon ng bare months hanggang early part ng ating year. So panahon na yun ay mahangin. So nahuhulog yung iba nating bulaklak ng abokado, o yung mostly naman minsan sa iba, nahuhulog yung lahat halos at walang nabubuo. So sa paraan na yun, wala tayong magagawa. Nature talaga ang mayroong dahilan kung bakit nahuhulog yung mga bulaklak ng ating mga abokado. So at isa pa, natural na nahuhulog ang mga bulaklak ng abokado dahil hindi lahat ay napopollinate o cross-pollinations. Siyempre, sa limitadong sa mga dahilan na kulang ang mga pollinator natin, o yung mga bees, yung mga babuyog, mga kasalawit. Mahalagang part natin ng daan na mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga babuyog sa pagbuo ng ating mga bulaklak para maging bunga, tinatawag na pollination, di ba? So, yun ang mahalaga nating tandaan, na kapag limitado ang mga babuyog sa paligid natin na magpo-pollinate ng ating mga flowers, papansin nyo, yan, malamang ay hindi mabuo o mabuo mang konti lang dahil sa mga kadahilanan yun. So, tandaan ninyo, kapag limitado ang kanilang ang mga nagpo-pollinate, limitado din ang bungang bubuuhin niyan. So, ang presence ng mga halaman ay napakahalagang faktor. Sa amin dito, marami kaming tanim. So, marami kaming bees na available na mag-pollinate dito. Kaya hindi katakatakang maraming magbuo ang mga abokado namin dito. Gaya nung pinakita ko sa nag-viral natin video, sa una nating videos dito sa ating channel, kung gaano kadami yung bunga ng ating mga abokado. Siyempre, kagaya ng nakaraan natin mga video, paano magpadami ng bunga o bulaklak, siyempre mag-apply tayo ng abono sa ating abokado 2 months bago siya mamunga o magbulaklak. So kung bare months, kailangan magpasok ng October, yan, pwede na tayong mag-abono niyan. So pwede na rin tayong mag-spray ng mga foliar fertilizer pampabulaklak. Pero hindi talaga yun garantiya na mabubuo yung bulaklak, na kagaya ng sinasabi ng iba, hindi yung garantiya. Mabuo man yung bulaklak, walang pollination na mangyayari, limitadong pollinator natin available, hindi rin yan bubuo. Kasi ganun talaga nangyayari ang nature, eh. So, mahirap mag-promise na yung ituturo natin ay magiging effective, kasi hindi natin hawak ang kalikasan na totoong gumaganap at nagpapabuo ng mga bulaklak na yan. So, kailangan natin tulungan sila. Magtanim tayo ng maraming bulaklak sa paligid. Kasi yung bulaklak na presence doon, yung bees, yun ang tutulong sa pollinations ng ating mga abokado. Kaya naman yung mga tanong kung bakit nalalaglag, sana nasagot natin yung bakit nalalaglag yung mga bulaklak ng ating abokado. Minsan talaga natural na nahuhulog yan, kasi hindi naman talaga yan nabubuo ng lahat. Usually 3 o 1 nga lang minsan, eh. So hindi yan mabubuo, kaya malalaglag talaga yan. Hindi yun ang problema. Ang problema kung nakabuo ba talaga siya ng bunga o ng fruit. So, dapat natin tandaan ay dapat magkaroon tayo ng kaisipan sa pag-abukado na marami tayong pollinator. Yun ang sagot sa lahat. Natural yun. So, wala din naman akong kontra sa pag-spray ng mga pampabulaklak. Kaya nga lang, hindi yun garantiya. Tulong lang yun. Alternative. Pero sa inyo, sa ating pa rin pag-aalaga, nakasalalay. O sa kaalaman, nakasalalay ang pagpapabunga niyan.
So kapag nabuo naman yan, ay hindi na rin mahuhulog. At kung mabuo na siya, minsan nakabuo na, nahuhulog yung iba kasi hindi rin sobrang, hindi din pwedeng sobrang dami yung bunga niya. Ang ginagawa ng kalikasan, hinuhulog niya iba para ma-sustain yung mga nabuo na, maging maganda ang quality. Pag marami, siguradong maliliit yung abukado natin. Kaya ang ginagawa ng nature, ibabagsak yung mga ibang bunga. Sa gayon, ay ma-sustain yung ibang, yung magpapatuloy na bunga ng ating abukado. So, sana, kung natutunan nyo naman yung may natutunan kayo dito, kung conventional at parang kiling nyo ikapos, pero ganun talaga eh, dapat tandaan natin na wala tayong magagawa. Nature, take kung ano ang kanyang dapat mangyari dito sa ating mga abukado, mga kasaluyon. So yun, sana may natutunan kayo mga kasaluyot at may nakuha ko yung idea. Alagaan natin abukado natin, pagandahin yung ating mga kailangan, may enough na space, init at hangin at tubig na presence. Sana matutulungan natin yung abukado natin na maging masigla. Pag maganda ang ating abukado, maganda ang flowers, mabango, maraming pollinator na pupunta, maraming bubuong abukado. Thank you mga kasaluyot at hanggang sa muli, ito ang inyong Mr. Saluyot. Please like, comments, and subscribe. Ano bang makakomment mo? Naniniwala ka ba? Hindi, okay lang yan. Kung di ka maniwala. At kung maniwala ka naman, thank you. Thank you very much.